Familia, welcome back to Alexander Antigua YouTube channel. Nandito naman po tayo sa Lutong Bahay sa Simpleng Buhay. 23 days na lang Pasko na. Alam ko, busy po kayo sa mga pagsashopping ninyo o pamili ng mga regalo o kaya naghahanda po kayo sa Nochebuena nyo. Kaya nandito po tayo para mag-share po na kahit simple lang, napakadali lang gawin po itong dish po natin ngayon para pandagdag ninyo sa Pasko po siya. Ang dish po natin ngayon is Mr. Chip Nachos with ground beef po siya. Ang ingredients ng nachos po natin is nachos chips, Mr. Chips po ito. May cheese po tayo dito, cheese whiz po siya. Mayonnaise, ground beef po siya. Kalahating kilo po ito, white onions, kamatis, pipino po siya. Paminta at saka oyster sauce po siya. Mayroon po tayong tatlong M. Masarap, masustansya, mura po yung mga dish po natin dito sa Lutong Bahay sa Simpleng Buhay. Umpisahan na po natin magluto ng ground beef po natin. Gagamit po tayo ng 9-sticky kawali dito. Hindi po tayo gagamit ng mantika po dito kasi papamantikain na natin po yung beef po natin. Lagay po natin yung beef natin. Po siya, nagmamantika na po siya. So, di ba? Nakapakatipid po natin. Kailangan crunchy po yung ano natin, beef po natin. So, lutuin po natin mabuti. So, naamoy ko na po siya. Mapangunan na po. So, susunod po natin, lagyan po natin ng konting soy sauce. Pampakulay lang konti. Lagyan po natin ng oyster sauce yung beef. Lagyan po natin ng paminta. Yung beef po natin talaga, yung senior po natin na lutong-luto. Luto na po yung ground beef po natin. Ready po na natin yung mga toppings po natin. Ito ang unahin po natin na ilalagay. Napapansin nyo, mayroon na naka-styro kasi matik na po yan. Mag-take out po yung cameraman po natin. Unahin muna natin itong malaki ha. Advice ko lang bago po tayo mag-toppings, kailangan pag-baking na po kayo. Doon yan ang pupuksan nyo kung chips nyo po. Pagdating po sa nachos po natin, kailangan crunchy po yung kinakain po natin na chips. Susunod po natin itong pipino. Susunod po natin kamatis. Susunod po natin yung onions po natin. Lag
lagyan po natin ng cheese. Lagyan po natin ng mayonnaise. So ito yung cheese po natin. Talagang masarap po itong nachos po natin kasi yung flavor ng Mr. Chips po natin is cheese din po siya. And then managdagdag po tayo ng edit cheese. And then ito, so talagang cheesy po yung nachos po natin. Ito po na yung finished product po natin. So, di ba? Yummy, sarap, delicious po siya. So, pwede nyo na pangpulutan po ito. Pwede nyo panghanda sa Pasko. I hope nag-enjoy po kayo sa ating dish ngayon sa Lutong Bahay, sa Simpleng Buhay. Kung nagustuhan nyo po itong video po natin, please comment down below. Once again, thank you for always supporting me sa Facebook page po natin. Maabot na po tayo ng 12,900 people. Sana lahat masaya ang Pasko ng bawat isa sa atin. Andito tayo para sa isa't isa, para magtulungan, para pagdating ng Pasko, nakangiti po tayo na. So once again, don't forget to subscribe my channel, Alexander Antigua YouTube channel. Don't skip ads para masaya ang Pasko po natin. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi. Thank you for watching. Bye! Advice ko lang, dahil malapit na po ng Pasko, so umpisahan nyo na po ngayon, bumili ng mga handa ninyo para hindi po kayo mahirapan o makipagsiksikan. Kasi mahirap talaga pag last hour po siya. Kaya kami, ginagawa po namin, inuumpisahan po na namin mamili ng mga pamasko natin, mamili ng handa po natin para hindi po tayo mahirapan pagdating ng Pasko. Nasa inyo yon pag medyo may budget po tayo.